Ano po bro? At ngayon, yung sacrifice ni Allah subhanahu wa ta'ala si ni Propeta Ibrahim na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, yung mag-sacrifice ni Ismael? Di ba? Sinunod niya. Kahit napaka-ibig-ibig sa kanya yung kanyang anak na si Ismael, ay sinunod pa rin niya. Si Allah subhanahu wa ta'ala. At anong reward bro? Tayo ay may hajj. Diba? Ano ang pinala ng Hajj? Kung inyong mga matatanda. Diba? Para tayo bagong silang na walang kasalanan pag tayo ng alawa ng Hajj. At alam nyo bro, kapag ka naalala nyo itong Hajj na to bro, meron isang brother na napapakiyak talaga bro. Napapayak talaga siya. Kapag naaalala niya itong eksena na ito, na yung pag-hash doon sa Makka. Wala na rin. Hindi natin alam kung ano ang mga rewards na ating matatanggap kay Allah subhanahu. At yung pinaka-importante bro ay yung malugod si Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Kasi syempre, di ba? Halimbawa, yung inyong employer o kayo mismo, anak nyo, sumusunod sa mga pinag-utos nyo, hindi ba kayo ma-increase yung pagmamahal sa kanya? Di ba? Kung di siya mas mag-utala, kung tayo ay sumusunod, tumatalima at nagpapasakot sa pinag-utos, pinagbabawal na sa mga utala, wag na yan, alin. Kaiibigan tayo ng sa mga utala. Bakit? Ayun ang Muslim eh, yun ang Islam eh. Isumunod eh. Di ba? So ano ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Kahit may pain. Hindi tayo ligtas sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pain. Hindi puro ano lang bro, saya lang. Kaya sabi nga, di ba? Pagka kaibigan nila, through thick and thin, through thick and thin pa tayo o pag-inawa hindi lalo na pagka sinubok tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga morbid at pag-inubok ay hiwalay na tayo, di ba? Wala na kapatid nun, wala na. Di ba? Through thick and thin bro, my pain, no gain. No pain, no gain. Di ba? Asahan natin bro na ang pain ay may gain. So susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mga bro, ito na yung pinaka huli sa atin po muna ng lesson ko. Kahit anong pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo ay hindi bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok na hindi natin kakayanin. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ang anak ni Adan o ang kanyang Adan ay hindi binigyan ng pagsubok maliban na ito ay kakayanin. So andun yung ating pananampalataya na sana ay andun lagi yung ating laging pagsubok. At huwag tayong mawala ng pag-asa sa kapag ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang isang Muslim lagi na depende ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang pagsubok, inshallah. Dahil hindi tayo iiwan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lumayo man sa inyo ang inyong mga kaibigan dati, di ba? Obvious naman, di ba? May kaibigan pa kayo dati na nandito pa ngayon? Wala, di ba? Pero, si Allah, nandito pa. Nandito lagi sa atin. At siya ang lagi natin na katulong. Taga-suporta, di ba? At taga-tustos ng ating mga pangangailangan. So, pinapanguli mga kapatid sa pananampalataya Islam ay iiwan ko sa inyo ang istorya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung istorya niya nung siya ay huling magkutba sa Arafah. Day ng Arafah. Few months before he died ay may kutba na ginawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon yun sa Arafah. Kung inyong matatandaan, kung inyong alam, ay isa na balikan po natin.
Nung nagkutba siya, halos matatapos na ang kanyang kutba, ay sinabi niya, ano? Alahalbalda. Ano sinagot ng aking mga sahaba? Alahalbalda. Naiparating ko ba ang mensahe sa inyo? Ano sagot nyo? Ano sagot ng sahaba? Alam naam, push. Tinanong, hindi ko kumpleto si Propeta Muhammad sa Rarao ng Islam, nagtanong pa siya ng isang beses. Alahalbalda. Ano sagot ng mga sahaba? Alahalbalda. Imagine nyo, napakarami 100, approximately 100,000 sahaba nandoon, at magsasagot, sasagot sila na, naam! Anong ekong, naam. Imagine nyo ko. Diba? Sa bakit ng pagkakataon, hindi pa nakontento ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtanong pa uli siya ng isang beses. Sa huling pagkakataon, ikatlo, alahalbalda. Sagot natin mo. Naiparating ko ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin ang mensahe ng Islam? Naam. Bro? Naam. Of course, di ba? Di ba? Nung marinig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sagot, ngayon, kaya sabi niya, ngayon na kayo ay nagko-confirm, naiintindihan ninyo, at nag-appear na ang mensahe ay dinarinig ko na sa inyo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagduka kay Sumari wa Tari. Ang sabi niya, Allahumma fashad. Allahumma fashad. O Allah, sumaksin ka. Bear witness na aking naiparating ang mensahe ng Islam. Kaya pagkatapos doon, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya kayong mga sahaba ko, huwag na kayong babalik sa Uhud. Huwag na kayong babalik sa pagkakubur. O, huwag din ang iiwan ng Islam, mga kapatid. Huwag din ang iiwan ng Islam. Anong ibig sabihin ito? Ito ba ay agad-agad na iwan mo? Huwag na huwag nyo minuminuto. Sigo-sigundo. Oras-oras, araw-araw. Huwag nyo iiwan ng Islam. Ibig sabihin, minuminuto, sigo-sigundo. Kayo ay mga? Kayo ay mga? Ano? Muslim. Kaya naman sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang kanyang nilibig pagkatapos nito? Yung pinaka-famous na ayan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkakataon sa araw ng Arafa. Ano po yun, bro? Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Talagang 3:5-3. Sa mga nilalaman ito, ilan sa mga nilalaman? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'udhubillahi minasyaitanir rajim. Alam niyo bro, ito, paborito ko bro. Alam na mga brothers yan, kapag nagdatawa kayo, ito ang dami na rin sinasabi sa kanila. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa akmaltu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islama dinan. Sabi niya na sumano ang kaala, binawa ang ayan na ito ng Propeta Muhammad sa Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sa mga sahaba, this day I have perfected your religion. Kinumpleto na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabatas, ang sharia, ang mga fiqh. Kinumpleto na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, this day I have perfected your religion. Completed my favor upon you and chooses Islam as your way of life. Alhamdulillah, ang ating religion ay perfecto. Di ba? Perfecto tayo. At kayo pa bro, completed my favor upon you. Ano pa nga nabi nyo? Ano pa nga nabi natin? Complete na nga eh. Kaya pag nangangat pa tayo ng iba, ay abusive na tayo nun. Masyado na tayong demanding nun kapag nag-demand pa kayo ng iba kasi kumpleto na eh. Di ba? Ang kumpleto ba may kulang? Wala, di ba? Di ba? Kaya ang ating religion ay pabor ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpletong pabor ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. At yung pinakahuli ng talaka ay nalugod si Allah subhanahu wa ta'ala. Malulugod ba siya? Pipiliin ba niya kasi paano nakalang Islam kung
hindi siya nanilugod dito, inna dina inda Allahi ni Islam. Wa may yabtakidaya kat Islam dinan, pananyok palumin ho, wa wakuin akiratin ng kasin. Diba? Hindi mapipiliin niya kasi mga mga tala to, kung hindi siya nanugod dito. Kung hindi ito perfect para sa atin, kung hindi ito ay mainam para sa atin, piliin niya kasi Subhanahu wa Ta'ala ang Islam para sa ating way of life. Matulog ka, Islam. Kasi bakit? Tulog ka ganun, di ba? Magising ka, Islam pa rin. Bago matulog, Islam pa rin. Di ba? Magpasipon ka, Islam pa rin. Magtrabawa, Islam pa rin. Magtinda ka, Islam pa rin. Makipagkali ka rin yung asawa, Islam pa rin. Pumasok pa sa tonic, Islam pa rin. Islam, Islam, Islam. Kaya sabi ko, minuminuto, sumusigundo, muslim pa. Huwag natin iwan ng ating pagka-muslim, minuminuto, sumusigundo. Di ba? So, bakit tayo mga muslim ngayon? Iniisip pa rin ang nasa mga. Ilan ang prosyento ng muslim sa buong mundo? Ilan? Dati 1.5 na. Ngayon, 2.4 na po. Nung dinerge ko kasi, tinitingnan mo kung gaano karami ang muslim eh, sa buong mundo. Sabi ng isang istik, 2.4 na bro. Dati po ay 1.5 lang. Diba? So, sa mga muslim na pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapalad tayo. At kayo, pinupayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya mismo ang nagsabi na ikaw ay muslim. Pinili tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa relihiyo ni Abraham, ng ating amang si Abraham. Kaya ito po tayo ay nag-aalala sa ginawa ni Abraham. Sinabi niya, Surah Al-Hajj 78, kung inyong makikita, pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ilagay sa Islam at tayo bawaging mga Muslim na kung saan sumusunod, tumatalima at nagpapasabot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang muli, uulitin ko yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kayo nakaintindi ng Islam. Ngayon kayo ay nagkukunfirm na naparating sa inyo ang Islam. Ngayon na kayo ay nag-affirm na naparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam. Sabi niya, pinakatindiin na niya, huwag na kayong babalik sa kaligawan. Huwag na kayong magkukuhun. At insya Allah, huwag na tayong magbabalik sa kaligawan. Insya Allah.